Po sa atin lahat, ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon about yung tinatawag na political reforms under the draft federal constitution. Pag-usapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na political reforms under the draft federal constitution. Under this draft federal constitution, yung Pilipinas will be divided into 16 federal regions. So ano-ano naman itong tinatawag na 16 federal regions? Una, yung NCR, yung Pangasinan, yung Cordillera region. Of course, yung Region 1, 2, 3, hanggang Region 13 of Caracas region. Ibig sabihin, we have 16 federal regions. May executive branch ba ang Pilipinas? May legislative ba? May judiciary? Mayroon din. But i-compare po natin yung present na executive branch sa, in this case, in the draft federal constitution. Because under the present executive branch, we have the President of the Philippines, but yung Vice President niya will be elected separately. Like for example, today we have the President Rodrigo Duterte, we also have the Vice President who is not from PDP Laban but from the other party, yung Liberal Party. But under the federal constitution, tandem na yung pag-elect sa kanila. Ibig sabihin, if you elect the President, yung Vice President niya, same na one vote na yan. Siya na isa. Tandem yung election nila. Yung pag-vote natin sa kanila, tandem. Hindi pwedeng separate. Pangalawa, yung tinatawag na function na isang vice president. Ngayon kasi yung vice president, ang ginagawa ng vice president, nagdadasal lang kung paano, kung kailan mamatay yung presidente. Wala siyang ibang ginagawa. Unlike under this federal constitution, yung vice president, siya, ang role niya, siya na yung tinatawag na presiding officer ng National Assembly. Okay? Pangalawa, yung term. Under the present system, yung presidente, 6 years yung term niya, hindi na siya pwedeng tumakbo for any election sa present position niya as president. Pwede siya tumakbo as mayor, as congressman, like for example, si President Gloria Arroyo, tumakbo siyang congressman sa district po niya doon sa Pampanga. But, hindi na siya pwedeng tumakbo as presidente under the present system kasi sabi ng batas, no re-election. But ang vice president, one re-election. Ibig sabihin, kung vice president ka, pwede ka pang tumakbo for another 6 years. Okay? That is for the present system. But under the federal system, yung term po nila, 4 years, and may re-election for another 4 years. Ibig sabihin, 8 years yung limitation ng isang presidente and of course, yung tandem niyang vice president. And yung qualification niya, iba sa ngayon, iba naman yung sa draft federal constitution because the qualification ngayon, able to read and write. Yun lang. Basta marunong ka na magbasa, marunong ka magsulat, pwede ka na maging presidente. But under the draft federal constitution, hindi. Ang requirement at least college graduate or has a bachelor's degree or its equivalent academic qualification. Yun ang tinatawag na pagbabago with respect sa executive branch. Dito naman tayo sa legislative branch. Under the present system, may Senate po tayo, may tinatawag din tayong House of Representatives or yung mga congressman. Ngayon, 80% of the congressman elected sila in their respective legislative district. Yung 20% naman, yun ang mga party list congressman. Under the draft federal constitution, baguhin na po yan. Hindi na 80-20. Gawing 60-40. Ibig sabihin, 60% legislative district, 40% party list. Yun yan. Or representative ng kanilang political, respective political party. Another, with respect sa senators. Ngayon, yung senator po natin, 24. Okay? I think mas marami yung nasa Luzon. Konti lang sa Mindanao, konti lang sa Visayas. Basta, 24. But, under the draft federal constitution, we will have 36
senators, and there should be at least 2 senators every federal regions. Ibig sabihin, 2 sa NCR, 2 sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Bangsamoro, Cordillera, Region 13, dalawa po yan. Hindi kagaya ngayon, national in scope yung senador, that's why focus yung nanalo palagi yung nasa Luzon kasi mas marami yung botante po dito compared dun sa Mindanao, compared po dun sa Visayas. Another, dito naman tayo sa judiciary. Sa judiciary po natin, of course, under the present system, we have the lower MTC, we have the RTC, we have the Court of Appeals, we have the Supreme Court. Yun lang po yun. And lahat ng kaso, in fact, sa Supreme Court, we have 11,600 cases pending sa Supreme Court lang ngayon. And under the draft federal constitution, baguhin na po, hindi na focus sa Supreme Court. Kasi yung Supreme Court, hindi lang, sa ngayon kasi, hindi lang siya mag-discuss about yung mga pending na mga agawan ng lupa, about kung sino valid pa yung kasal ninyo, about yung sub-corporation, about yung mga protest sa election, about sa mga administrative cases. So daming, maraming trabaho po ang Supreme Court. But under the draft federal constitution, i-divide na po yan. Of course, my federal Supreme Court focus lang po yan sa mga controversy about the rights of every individual. Supreme Court yan. Issues naman about constitutionality ng mga batas, may tinatawag tayong federal constitutional courts. Yung issues naman about admin cases, yung legal ba yung appointment niya, may admin liability ba siya, so may tinatawag din federal administrative courts. Kung may mga protest naman tayo sa election, hindi na doon sa Supreme Court. Like ngayon, may tinatawag din Presidential Electoral Tribunal, Supreme Court din yan. And of course, may mga representatives sa Senate and Congress. But in this case, under the draft federal constitution, yung may tinatawag tayong Federal Electoral Court. So, yung mga lahat ng mga pending na election cases, dun po sa Federal Electoral Court. So, at least, ma-divide na, mas mabilis po ang pag-resolve ng mga kaso. And yung political dynasty. Ngayon, bawal ang political dynasty. But ang problem under the present system, bawal ang political dynasty as defined by law. As of today, since 1987, yung batas, yung 1987 Philippine Constitution up to today, 2018, wala pang batas na nag-define ng political dynasty except yung sa sangguniang kabataan. And very limited lang naman yun, yung sa sangguniang kabataan. But under the draft federal constitution, may pagbabago na about the political dynasty. Like for example, bawal isang term, isang pamilya lang ang pwedeng tatakbo. So, hindi pwede ng asawa, apo, anak, pamangkin. Ang pamangkin pwede kasi second degree nila, pamangkin pwede. Yung pinsan pwede. But yung mga in-laws, bawal na po yan. So, in this case, nakalimit na talaga ang pagtakbo ng per family, at least pagbibigyan ng pag-asa o pagkakataon yung ibang tao na magsilbi sa ating bayan. So, ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For more legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203, or mobile number natin. Pwede kayong tumag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Landline po natin, 209-6203. And please subscribe po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and yung YouTube page po natin. Please subscribe, like, share sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.